Hey there, Ethical Nation! Once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And in this video, pag-uusapan natin yung 3 tips kung paano ka magkakaroon ng mas mataas na confidence sa sarili mo bilang isang ethical networker. Isa sa mga pinakang tumatak na quotes sa isipan ko is yung quote ni John C. Maxwell. Okay, si John C. Maxwell ay isa sa mga pinakamagaling, para sa akin, pinakamagaling na talaga siya na leadership trainer. Puro leadership yung tinuturo niya. Kasi sabi niya nga, everything rises and falls on leadership. Pero ang pinakang tumatak sa isipan ko na isa sa mga sinabi niya is, you cannot perform consistent in a manner, you cannot perform consistently in a manner that is not consistent in the way you see yourself. So medyo nakaka-nosebleed yung quote na yun. Pero tagalugin na lang natin at mas pasimplihin na lang natin. Okay? Hindi ka hahataw kung hindi mo naman nakikita yung sarili mo na magiging successful. Parang ganun. So I hope na-explain ko ng mas simple at mas maayos sa Tagalog. Na hindi mo gagawin yung best mo kung hindi mo naman nakikita na magiging successful ka. And doon na papasok si confidence. So, malaking factor si confidence sa the way you see yourself, kung paano natin tinitingnan yung sarili natin. So, itong 3 simple tips na ito kasi pwede nyo na kaagad ma-apply. Actually, sobrang dami para mapataas mo yung self-confidence mo. And kung may mga matutunan ka dito sa video nito na ituturo ko sa'yo, pwede mong i-check yung aking Introverted Network Marketer ebooks. And doon ako nagturo more on self-confidence. And usually talaga para yun sa mga introverted networker katulad ko, ibig sabihin is yung mga madalas masabi ng mga mahihiyain, diba? Yung kung ikaw yung tipo ng tao na prefer mo na mag-isa kaysa sa maraming tao, ayaw mo sa mga party, ayaw mo sa maiingay, gusto mo yung mas na-energize kapag solo ka, diba? So malamang introvert ka katulad ko, so I highly recommend para sa yun. And pwede rin naman yung pag kung hindi ka ganun yung binanggit ko, pwede rin sa yun, makakatulong rin yun para sa self-confidence mo. So doon ako nagbigay ng mga in-depth training about confidence and marami pang iba. Okay, marami pang iba, hindi lang confidence. So, first tip ko sa inyo is knowledge. Always seek for knowledge. Okay, knowledge. Importante na nag-aaral ka na nag-aaral na nag-aaral. Nagtitraining na nagtitraining. Kasi, parang ganito yan eh. Kung halimbawa sa isang lugar, hindi mo alam yung lugar na bagong lugar na pupuntahan mo. Tapos doon sa lugar na pupuntahan mo, sobrang dilim. Diba? Bago ka pumunta doon, anong iisipin mo? Di mo matatakot ka. Kasi kahit ako naman matatakot, di ko alam kung anong meron doon eh. Hindi ko alam kung anong meron dyan. Baka may mga nag-aabang dyan na mga masasamang loob. Eh. Mahold na pa ako, di ba? So, hindi ko alam. Pero what if merong isang tao na mag-guide sa'yo dun sa lugar na yun na sabi niya, wala naman dyan, safe yan, madilim lang talaga. So, mag-flashlight na lang tayo. So, sinamahan ka niya, tapos nakalampas kayo, oo nga, no, safe pala. Dun mo nalaman, ah, oo nga, safe pala. So, sa susunod, okay ka na. Yes, pero siguro sa mga susunod, eh, medyo merong konting kaba pa rin, konting takot. Pero alam mo, safe naman siya. So, yun ang power ng knowledge. Parang nagkakaroon ng flashlight. Okay? Yun, nagkakaroon ng linaw yung madilim na daan na pupuntahan mo. So, hindi ka magiging confident kung madilim sa'yo yung daan. Kaya importante na merong knowledge na magagaling yan sa kung saan-saan, sa videos, itong pinapanood mo ngayon, di ba? YouTube, Facebook, sa mga mentors mo. Importante na palagi ka nagsisik ng knowledge. The more knowledge, the more na lumiliwanag yung madilim na area na gusto mong puntahan. Diba? And number 2, tip number 2, ito yung mas importante sa number 1. Importante yung number 1. Okay, pero kung wala itong tip number 2, wala rin kwenta yung number 1. So, tip number 2 is execution. So, ibig sabihin, i-apply mo na kung ano yung natutunan mo. Hindi pwedeng matalino ka lang. Hindi pwedeng by the book ka lang. Diba? Na wala naman nagiging resulta sa'yo. Kasi sa execution, dun magkakaroon ng resulta eh. Kaya may mga network marketers na ang daming nilang alam, wala namang resulta. Kasi hindi naman nila ginagawa kung ano yung sinasabi. Matalino lang sila eh. Hindi naman nila ina-apply kung ano yung natutunan nila. So, wag mong gagayahin yung ganon. Hindi pwedeng matalino ka lang. Ang totoong matalino para sa akin is yung may resulta. Kasi ginagamit niya yung talino niya eh. Hindi yung dami lang alam. Okay, so, execution, magkakaroon ka ng result dyan. Whether negative or positive, may bago kang matututunan eh. Mas marami kang matututunan pag negative yung nangyari or negative yung naging result eh. Kung hindi mo nakuha yung result, nagkamali ka, nag-fail ka dun sa part na yun, mas marami ka matututunan kesa dun sa nag-succeed ka. Kasi kapag ka na-achieve mo yung result na gusto mo, gagawin mo lang naman is ulitin ko lang ulit. Diba? Yun yung pinakang matututunan mo. Ulitin ko lang ulit kung ano yung ginawa ko kasi nag-work eh. Diba? Pero kapag ka nag-fail ka, mas marami ka matututunan dun. Magta-try ka ulit ng something na bago, magkakaroon ka ulit ng bago na experience. So, napaka-importante ng execution, application sa kung ano yung natutunan mo dun sa tip number 1.
Okay, kasi kapag ina-apply mo na rin yan, and lalo na kapag nagkakaroon ka na ng result, ng mga positive na result, nakakatulong rin yan sa confidence. And even yung mga negative, ito kasi yan, madalas pag negative kasi yung nagiging result, nadadown tayo, and normal naman yun kapag nagsisimula ka, kapag hindi mo pa nauunawaan, normal naman talaga yun. Pero sa totoo lang, nakaka-build rin ng confidence yung kapag nagkakamali ka. Kasi pag nagkakamali ka, natututo ka, di ba? Para sa ibang tao, kapag nagsishare ka na sa ibang tao, tapos gagawin rin nila, especially sa mga downline mo, gagawin rin nila kung ano yung pagkakamali na gagawin mo, na ginawa mo, eh pwede mo na silang masabihan. Na, huwag mo na, huwag nyo nang gawin yan kasi nagkamali ako dyan. Nakatulong rin yun sa confidence. Kung ganun mo siya titingnan, hindi mo siya titingnan as failure. Ang totoong failure talaga is yung pag tumigil ka na, pag hindi mo na ulit sinubukan, pag nag-quit ka na, yun ang totoong failure, loser, talunan. Pero kapag kayong nag-fail ka lang, nagkamali ka lang, pero nag-try again ka, parang, ang tawag dun is mistake lang. Lesson lang yun. Eh, hindi talaga siya failure. So, ginagamit lang natin yung term na fail para mas madaling maunawaan ng maraming tao. Pero, hindi talaga eh. Kasi nga, di ba, ibig sabihin ng fail, ewan ko kung naituro na to sa'yo, F-A-I-L, ibig sabihin nun is first attempt in learning. Di ba, natuto ka. Hindi ka naman talaga nag-fail. Natuto ka, may natutunan ka doon. Unless, yun nga, pag nag-quit ka na, doon ka na naging failure. So, very important na ina-apply mo kung ano yung natututunan mo. Kasi ang knowledge natin parang gulay or fresh na gulay. Kapag hindi mo niluto ka agad ang isang fresh na gulay, halimbawa, naghintay ka pa ng dalawang araw, tatlong araw, isang linggo, ano mangyayari doon? Di ba, mabubulok na. Wala na. Sayang. It's either hindi mo na siya maluluto or kung pag naluto mo, ang sama na ng lasa. So, kaya kailangan apply ka agad kung ano yung natutunan mo. So, maggawa ka ng at least 3 action steps. Ano ba, may bago ka natutunan? Ano yung 3 action steps na pwede kong gawin para ma-apply ko agad kung ano yung natutunan ko? Yung napakasimple lang, napakadali lang. Di ba, for example, itong pinapanood mo na video, sabi, tip number 1, knowledge daw. So, ano yung at least 3 action steps na pwede kong gawin? Meron akong babasahin na libro, manunood ako sa YouTube, which is nagagawa ko na. So, okay na ako dun. And ikatlo, tip number 2 daw is execute. So, gawin ko. Ano yung pwede kong gawin? Try ko tong inviting na to. Try ko tong inviting na way na to. Kasi may mga inviting ako na training dito. Di ba? Ewan ko na napanood mo na. Kung hindi pa marami akong ibang videos dito, mag-search ka na lang. I-browse mo na lang yung channel ko. So, yun napaka-importante ng tip number 2. And finally, tip number 3 is consistent improvement. Okay, consistent improvement. Hindi siya natatapos dun sa dalawa. Natuto ka, in-apply mo, nagkaroon ng result, titigil ka na. Tutuloy mo na lang yung execution. Hindi pwede. Kasi ang mangyayari dyan, ang dadating at dadating yung panahon na yung knowledge na natutunan mo, na ginagawa mo, hindi na siya mag-work. Nangyayari talaga yun, especially pagdating sa mga strategies. Diba? Na-obsolete yan. Hindi yan nag-work forever. Hindi siya forever na gumagana. Kaya, importante na consistent ka nag-improve, consistent ka nag-aaral ng something na bago na pwede mong ma-apply din. Itong number 3 na to is parang cycle lang ulit. Uulitin mo lang ulit yung cycle. Tip number 1 ulit. Knowledge, execution, tas cycle. Ulit-ulit. No. Kaya, importante na every single thing nag-improve ka, especially yung personality development mo, mindset training. Para sa akin, pinakang importante is mindset training, personality development training. Yung skills, kumbaga, 80% mindset, 20% skills. Kasi yung skills, ang dali lang matutunan yan. Halos kinaka-copy-paste nga lang yan. Diba? For example, meron akong course na overcoming objection. Yung paano mo masasagot lahat ng objection ng prospect mo. Halos ikukopyahin mo na lang yun. Diba? Halos kukopyahin mo na lang siya, tapos yun na lang rin yung sasabihin mo. Diba? Siguro mag-edit ka na lang ng konti. Ang dali lang yung matutunan. Pero pagdating dun sa mindset na part, ang hirap ituro sa isang tao na dapat masipag ka. Lalo na kung nasana yung tao na yun na pagkatapos yung trumabaho, tutulog na lang. O mag-EML na lang, wala nang gagawin. So, mahirap na part is yung sa mindset training, attitude, personality development. Kaya yun yung dapat na mas pinagtutuunan mo ng oras. Kasi kapag katama na yun, tas na-acquire mo yung skills, mas mabilis yung magiging result mo, mas malaki yung magiging result. Ganun lang kasimple para ma-increase mo yung confidence mo. Kapag ka, ginawa mo itong sinasabi ko, nag-i-increase ka na knowledge, consistent ka na nag-i-improve, lumalaki ng lumalaki, lumiliwanag ng lumiliwanag yung madilim na daan na pupuntahan mo, which is your success. Mas nagiging confident ka na lumakad, even tumakbo, kahit gumagapang ka pa. Kasi alam mo na makakarating ka doon sa pupuntahan mo. Kaya maraming tao, diba, nagdududa na magiging successful pa ako or hindi kasi madilim para sa kanila. Kung ikaw yung tinutukoy ko, madilim pa para sa'yo. Kasi nga, hindi mo pa ginagawa itong bagay na to. Or kung ginagawa mo man to, kukunti pa, kulang pa. Pero it doesn't mean na kailangan mo magmadali. Hindi mo kailangan magmadali. It will take some time. It will take na may process ka na pagdadaanan. And that is normal.
Okay, importante is pagdadaanan mo ng tama yung proseso. So, the more na nag-increase na knowledge, the more na lumiliwanag, paulit-ulit mo siyang ginagawa, dinidevelop mo yung sarili mo, paulit-ulit ka nag-execute ng ginagawa mo, nagiging confident ka kasi nasasanay ka na eh. Diba? So, maghalos magkadikit lang yun, yung sanayan lang at saka confidence. Paulit-ulit mo nang ginagawa eh. Diba? For example, paulit-ulit ka nang kumakausap ng prospect, kahit nare-reject ka na, wala ka nang pakialam. Kukausap ka na lang ulit ng iba. Kasi sanay ka na eh. You're confident ka na. So, ayun, marami kayo natutunan dito sa video na ito. And click mo yung like kung marami kang natutunan. Share mo to sa mga teammates mo, sa mga members mo na kailangan nitong training na ito kung paano mag-increase yung confidence nila. And question of the day, ano yung pinakang tumatak sa isipan mo? 1 to 2 sentences, i-comment mo dyan sa ibaba. So, binabasa ko yung mga comments. Yung hanggat kaya kong basahin, binabasa ko yung nire-replyan ko yan. Once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Doon mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook. Or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So, doon ko ituturo lahat sa'yo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So, ayun, parami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.